Hello everyone! Welcome back to our channel. It's me again, your one and only Mama Mia. Hello po sa inyong lahat, lalong-lalo na yung mga nakaabang sa ating mga uploads. Pasensya na po kayo kung dalawang araw na hindi nakapag-upload ang inyong Mama Mia. Medyo na busy lang po, may pinagkakaabalahan lang na mga importanteng bagay. Pero importante din kayo sa akin, kaya naman kahit medyo busy tayo nung mga nakaraang araw, binigyan pa rin natin ang pagkakataon para naman magbasa tayo ng mga liham na inyong pinapadala dito sa ating YouTube channel. Nang sa ganon ay may bahagi natin ito sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Maraming salamat nga pala sa mga nakasuporta pa rin sa atin mula umpisa hanggang ngayon. At yung mga bago nating supporters, mga bago nating subscribers, hello po, maraming salamat sa pag-click nyo ng subscribe button sa baba and syempre sa pag-click nyo ng notification bell para naman updated kayo sa bawat video na ating i-upload. And syempre, special shoutout po sa lahat ng mga nag-react, nag-comment, nag-share. Maraming thank you dahil sa inyo unti-unti pong lumalaki ang ating maliit na community. Maraming thank you sa inyong lahat. Hello kay John Paul Regidor. Thank you very much. Happy New Year to you. Kay Arlene Regidor, maraming thank you. O mga OFW natin sa Kuwait, thank you so much sa inyong lahat. Sa South Korea, thank you very much. Maraming thank you. Sa Alimar Rodriguez Malulot, hello po, South Korea. And sa El Salvador City, Misamis Oriental, naku, ang dami-dami nating nakikinig. And syempre sa Cebu, sa Team RNs, thank you so much, Amarie Dimpas. O ang dami-dami, from Qatar, kay Helen and kay Abduladis, sa kaniyang asawa na si Abduladis. And syempre kay Levy Mangubat na from 1,000 subscribers daw, andito na raw siya hanggang ngayon na nasa 40,000 subscribers na tayo. Maraming thank you. Kay Pinky Bella Colmo, from Leia Casa sa Bahrain, thank you very much for watching. Sa mga taga China, mga OFW natin dyan, Christy Dimitrial, kay Shaira, hello po, maraming thank you. And syempre sa MREX Marketing sa Digo City, Davao del Sur, thank you so much sa inyong lahat. And kay John Lloyd, o si John Lloyd nakikinig, John Lloyd Baloto, hello po, maraming thank you. Hello kay Hazel Beth. And ang dami pa dito. Sa Isabella, hello sa inyong lahat. Maraming thank you sa inyo. Ang dami-daming nag-comment sa atin. Kay Radino Guansing, Lita Sestrelia, tama ba? And of course, sa mga taga Jordan, USA, Bulacan, saan pa ba tayo nakakaabot? Kuwait, oo, from Zamboanga City, thank you so much. And of course, ang mga family na nakikinig sa atin. Kay Shumi, hello po. Kay Josie Vina, thank you so much. Magandang bagong taon sa ating lahat. And syempre sa lahat ng mga nakikinig sa atin, sa lahat ng mga nag-comment, nag-react, at sa lahat ng mga hindi nag-skip ng ads. I know, mahirap talagang gawin yon kasi marami yung ads. Pero thank you po sa mga nag-try na huwag mag-skip. Oo, you're supporting this channel. And para na rin, may ano tayo, di ba? May pang-rolling tayo. Rolling. Anyways, dito tayo sa ating kwento ngayong araw na ito. Kayo ba, nakaranas na rin kayong mahusgahan ng ibang tao? Bakit ba kasi ang dami-daming taong mahilig manghusga? Mahilig tumingin o pumuna ng mga mali sa iba. Pero yung sarili nilang pagkakamali, yung sarili nilang mga dumi, yung sarili nilang mga baho, ni hindi nila makita. Bakit kaya ganon? May mga tao pa na hinuhusgahan ng isang tao base sa kanyang nakaraan. Lahat naman tayo nagkakamali. Lahat tayo may mga pinagsisisihan sa ating nakaraan. Pero hindi ba pwedeng maging bahagi na lang yon ng ating nakaraan at huwag na nating pabalik-balik pang usapan? Tapos gawin pa nating katatawanan, gawin pa nating rason para hindi tanggapin ang isang tao? Para hindi tagampin ang pagmamahal ng isang tao para sa atin? Ikaw ba naranasan mo ng husgahan? O naranasan mo na rin manghusga? Ako po, guilty po ako. Nakakaranas po ako minsan na nang huhusga ako. Pero at the end of the day, naiisip ko, bakit ko ba ginawa yun? Hindi naman ako perfecto, di ba? Sabi nga ni Lord, kung sino yung walang kasalanan, siyang bumato. Para siya naman talaga ang may right bumato kasi wala siyang kasalanan, di ba? Pero sino nga ba ang walang kasalanan dito sa mundo?
sino ba talaga ang walang bahong itinatago, ang walang nakaraan na kahusga-husga. Alam nyo, may kilala ako, isang kaibigan ko, hello po sa iyo, hindi na kita i-mention. Ano po siya, may tatlo siyang anak mula sa iba't ibang lalaki. Lahat ng lalaki yon, hindi siya pinakasalan. Alam mo ba, lahat ng mga tao sa paligid niya, halos lahat, ay tinatawag siyang malandi, tinatawag siyang kaladkarin, tinatawag siyang, you know, the P word. Pero hindi naman siya ganoon. Sa pagkakakilala ko sa kanya, mabait siya. Sadyang nagmahal lang talaga siya at sadyang naloko lang talaga siya ng mga taong mapanghusga, ng mga taong manggagamit. Mga boys, ha? Charot lang. Anyways, huwag na nating patagalin at atin nang simulan ang ating itatampok na kwento ngayong araw. Ang kwento ni Enzo, dito lang po sa paborito niyong programa sa YouTube, ang Dear Mama Mia. Sa mundong ito ay napapalibutan tayo ng mga mapanghusgang mata ng mga tao. Hinuhusgahan nila tayo kahit hindi pa nila alam ang tunay nating kwento. Ikaw, nakatanggap ka na rin ba ng mga panghuhusga mula sa iba? Dear Mama Mia, ang tao raw kapag nagkaroon na ng anak sa murang edad ay irresponsable at malandi. Madalas ay maraming masasakit na mga salita ang ibinabato sa kanya. Pero hindi ba dapat na atin pa rin silang hangaan at respetuhin? Dahil kahit may choice naman sila na huwag ituloy ang pagpapamilya, ay ginawa pa rin nila ang lahat para maging isang mabuting magulang sa kanilang anak. Isang magandang araw po sa iyo, Mama Mia, at sa lahat ng mga nakikinig ngayon na suki mo sa iyong YouTube channel katulad ko. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Enzo, 27 years old at nagtatrabaho bilang isang waiter sa restaurant dito lang sa May Novaliches. Aaminin ko sa iyo, Mama Mia, na hindi naman talaga ako mahilig makinig ng mga ganitong klase ng kwento. Lalo na yung mga madadrama. Dahil na rin siguro sa may pagka-workaholic ako, Mama Mia, kaya naman ang lagi kong pinapanood sa tuwing nakaka-uwi ako ng bahay ay yung mga nakakatawa, yung mga nakakapagpawala ng stress ko. Pero ang hindi ko alam, Mama Mia, isa pala ang channel mo sa tunay na mag-aalis ng stress dito sa buhay ko. Minsan kasi nung magkainuman kami ng mga kaibigan ko at naikwento ko sa kanila ang aking buhay, siguro dala na rin ang aking kalasingan, ay bigla nilang sinabi sa akin na dapat daw ay makinig ako sa iyo at magpadala ako ng sulat sa iyong programa para naman maibahagi ko rin sa ating mga tagapakinig ang hindi man masyadong madramang kwento ng buhay ko pero nakaka-inspire naman daw. Sa totoo lang, nung gabing yun ay pinapanood nila sa akin ng isang kwento na in-upload mo, Mama Mia, na sadyang nakaantig talaga ng damdamin ko. Napaiyak pa nga ako noon at ang sabi nila, it's a sign na raw para ako naman ang sumulat sa'yo. Nung makauwi na ako ng bahay, Mama Mia, ay hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at binuksan ko na ang YouTube ko. Binuksan ko rin ang channel mo at nag-marathon na ako ng iba't ibang kwentong iyong itinampok dito. At yun ang simula, Mama Mia, para ma-inspire akong isulat ang kwento ng buhay ko. Bata pa lamang ako ay magkahiwalay na ang aking mga magulang. Lima kaming magkakapatid at ako ang panganay. May ibang pamilya na ang tatay namin at hindi na rin siya nagbibigay pa ng kahit na anong sustento sa aming magkakapatid. Kaya naman ako ang katulong ni nanay para mapag-aral ang mga kapatid ko, Mama Mia. Hindi na rin kasi ako nakapagtapos ng college. Dahil nung nag-OJT ako sa restaurant na pinagtatrabahuan ko ngayon, ay kaagad naman nila akong inalok ng full-time na trabaho na hindi ko na rin po tinanggihan. Ang nasa isip ko kasi talaga noon ay ang makatulong kay nanay sa mga gastusin sa bahay at sa pagpapaaral sa aking mga kapatid. Kaya lang, Mama Mia, hindi ko po naiwasan na magmahal.
At hindi ko rin po naiwasan na gawin ang mga bagay na tanging mga nagmamahalan lang ang gumagawa. Mama Mia, hindi ko po naiwasan na makipagtalik sa babaeng aking iniibig. Hanggang sa ang pagtatalik na yon ay nasundan ng nasundan. Kaya wala pang isang taon na nagtatrabaho ako ay nabuntis ko na po ang girlfriend ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Trixie. At dahil ayokong maging katulad ng tatay ko, ayokong maging irresponsableng ama, kaya hindi ko po tinakbuhan ang responsibilidad ko kay Trixie at pinanagutan ko po ang pinagbubuntis niya. At dahil wala namang ibang pamilya o kamag-anak dito sa Maynila si Trixie, ay pumayag na rin siya sa mungkahi kong tumira muna sa bahay namin kasama ang nanay ko at ang apat ko pang mga kapatid. Mama Mia, mula nung tumira si Trixie sa bahay namin, masasabi ko po na meron nang nag-aalaga sa akin. Halos kada umaga ay pinagtitimpla niya ako ng kape. Isang umaga, ang sabi niya medyo mapait daw ang timpla niya ngayon dahil ubos na raw ang asukal at sinaid na lang niya yung natira doon sa lalagyan. Sabi ko, sanay naman na ako sa mga mapapait na kape. Ibinigay niya rin sa akin ang natirang tinapay para raw makapag-almusal ako ng maayos. Nagpasalamat ako sa kanya, Mama Mia, at nagtanong kung siya ba ay nakapag-almusal na rin. Ang sabi niya, sumabay na siya sa pagkain ng mga kapatid ko kanina bago pumasok ang mga ito sa eskwela. Nagpasalamat ako sa kanya, Mama Mia, dahil hindi lang naman ako ang inaasikaso niya, kundi pati na rin ang mga kapatid ko. Pero sabi ko, huwag niyang masyadong abusuhin ang kanyang katawan dahil makakasama iyon sa pinagbubuntis niya. Sabi naman niya, magaan lang din naman ang ginagawa niya sa bahay at yun lang daw ang naitutulong niya sa akin habang sarado pa raw ang kantin kung saan siya dapat magtatrabaho. Nahihiya pa siya, Mama Mia, dahil wala raw siyang maiaabot na panggasto sa bahay namin. Inassure ko naman siya at ang sabi ko, huwag niyang isipin yung tungkol sa mga gastusin. Binigay na nga niya sa akin lahat ng kaniyang mga naipon at saka ay may maayos naman akong kinikita sa trabaho ko kaya huwag siyang mag-alala. Pero sabi niya, Mama Mia, nahihiya lang daw talaga siya dahil syempre siya raw ang sampid sa bahay namin. Pinaliwanag ko naman sa kanya na hindi siya sampid. Ina siya ng magiging anak ko kaya parte na rin siya ng pamilya namin. Nagpasalamat siya sa akin, Mama Mia, at ang sabi niya, hindi raw talaga siya nagkamali na ako ang pinili niyang mahalin. Naglalambingan pa kaming dalawa noon at naghaharutan nang bigla na lang dumating si nanay na inis na inis. Hay nako, ang init-init talaga sa labas. Ang aga-aga ko nang umalis ng bahay pero inabutan pa rin ako ng tirik ng araw. Pagmamaktol ng nanay ko. Tinanong ko siya kung saan siya nagaling at ang sabi niya, pumunta raw siya ng palengke para bumili ng mga sangkap na gagamitin niya para sa ilalako niyang ginataang bilubilo mamaya. Humingi naman ako sa kanya na ipagtabi niya ako ng 5 para sa dadalhin ko sana sa trabaho at ibibenta ko sa mga kasama ko. Sabi niya, oo daw, mas mabuti daw yun para walang masayang sa iluluto niya mamaya. Hindi raw maaaring magsayang kami dahil ang mamahal na ng mga bilihin ngayon. Pagkatapos bigla siya nagparinig, Mama Mia, na bigla namang hindi talaga kami makakatipid dahil may bago na naman daw dadagdag na mga gastusin sa bahay namin. Sasagutin ko na sana ang nanay ko pero biglang sumingit si Trixie. Ang sabi niya, huwag daw mag-alala ang nanay ko dahil susubukan niyang maghanap ng trabaho kahit pa extra-extra lang na pagbabantay sa mga groceries dito lang din malapit sa amin. Nagtaray naman ang nanay ko, Mama Mia, at ang sabi niya, dapat lang daw na humanap talaga ng trabaho si Trixie. Tsaka huwag daw subukan ni Trixie. Gawin niya daw. Isa pa, hindi raw siya dapat tinatawag na nanay ni Trixie dahil hindi pa naman daw kami kasal dalawa. Nabuntis ko lang daw siya kaya nandito siya sa bahay namin. Pero hindi ibig sabihin noon na legal na kaming mag-asawang dalawa. Sasagutin ko na sana si nanay nung bigla itong tumalikod at ang sabi niya ay maliligo na raw muna siya at sobrang pinagpapawisan na ang kanyang damit.
Nung makalis na ang nanay ko ay ako na lang ang humingi ng pasensya kay Trixie sa inasal ni nanay. Sabi ko, ganyan lang talaga si nanay lalo na kapag pagod. Mabilis itong mainis at mabilis uminit ang kanyang ulo. Tumawa naman si Trixie pero halata ko namang hindi yun galing sa puso niya, Mama Mia. Ang sabi niya ayos lang daw at naiintindihan na raw niya si nanay. Kasi may point naman daw kasi ang sinasabi ni nanay. Basta gagawin niya raw ang lahat habang nandito siya sa bahay namin. Gagawin niya ang lahat para hindi siya magiging pabigat sa pamilya ko. Mama Mia, nakilala ko po si Trixie sa isang kainan na malapit sa eskwelahan noon na nag-aaral pa ako ng college. Isa siya sa mga nagsiserve doon noon at unang beses ko pa lang siyang nakita ay nagandahan na talaga ako sa kanya. Kahit simple lang siyang manamit at mag-ayos ay iba naman ang dating niya sa akin, lalong-lalo na ang kanyang mga ngiti. Kaya naman nakipagkilala na rin ako kaagad sa kanya at ilang araw lang din pagkatapos ng una naming pag-uusap ay sinabi ko na sa kanya na gusto ko siyang ligawan. Ako kasi yung tipo ng tao na ayaw ng maraming paligoy-ligoy, Mama Mia. Hindi naman din ako binigo ni Trixie dahil pagkalipas lamang ng halos 2 buwan ay sinagot na rin niya sa wakas ang panliligaw ko. Hanggang sa gawin na nga namin ang mga bagay na hindi sana namin dapat pang ginawa. Mama Mia, ganyan siguro talaga kapag napagsosolo kayong 2 ng taong minamahal mo. Hindi niyo naiiwasan ang init na inyong nararamdaman. Isang araw, Mama Mia, ay nasa boarding house kami ni Trixie. Wala kasi ang ka-boardmate niya noon at may date ito sa kanyang kasintahan. Yung iba naman niyang ka-boardmates ay umuwi sa kani-kanilang bahay dahil holiday po noon. Mahal na araw po noon, Mama Mia. Kaya naman, ang naisip namin ay doon muna ako matutulog sa boarding house niya nang sa ganun ay makapag-movie marathon kami gamit ang cellphone ko. Mama Mia, habang nag-movie marathon kami ay hindi na lang namin naiwasan na bigla na lang nagdikit ang aming mga katawan. Bigla na lang na parang may kuryenteng dumalaw sa mga ugat ko nung biglang hinawakan ni Trixie ang kamay ko. Nung lingunin ko siya, Mama Mia, ay nakatingin na pala siya sa akin. At hindi ko napigilan, nakabigin ang kanyang batok at siilin siya ng halik. Halik na sa umpisa ay banayad. Pero habang tumatagal, Mama Mia, ay nagiging mapusok, nagiging mapaghanap, at nagiging mainit. Hindi na lang namin namamalayan ang aming mga sarili, na hindi na lang pala kami naghahalikan sa labi, kundi binibigyan na rin namin ng halik ang bawat parte ng katawan ng bawat isa. Unti-unti na rin naming hinubad ang aming mga saplot hanggang sa tuluyan na nga kaming natupok sa apoy, Mama Mia. Natupok kaming 2 ni Trixie at doon ay may nangyari sa amin. Hindi lang isang beses, kundi maraming beses, Mama Mia. Naisip pa nga ni Trixie noon na baka magalit raw sa amin ang Panginoon. Dahil sadyang mahal na araw pa nangyari ang mga bagay na hindi naman dapat namin ginagawa. Pero Mama Mia, mas nanaig ang pagmamahalan naming 2. At hindi namin naitigil ang mga bagay na nangyayari sa amin. Hanggang sa mabuntis ko na nga siya, ilang buwan lang noon pagkatapos kong huminto sa pag-aaral para magtrabaho. Hindi rin naman po talaga masama ang ugali ng nanay ko, Mama Mia. Strikto si nanay pero mabait naman. Malaki po ang sama ng loob niya sa akin nang malaman niya na ipinagbubuntis na ni Trixie ang magiging anak ko. Ni hindi nga raw niya alam na may girlfriend na pala ako, tapos bigla-bigla ko na lang mabubuntis yung babae. Pero wala na rin naman siyang magagawa nang dalhin ko na sa bahay si Trixie at nang sabihin ko na sa kanya na doon na sa amin titira si Trixie. Pumayag na rin si nanay kaysa naman bumukod pa ako ng bahay kasama si Trixie. At dahil nga masama pa rin ang loob ng nanay ko, hindi ko tuloy siya masisi kung bakit mabunto niya kay Trixie ang galit niya.
Mabuti na lang talaga, Mama Mia, at malawak po ang pangunawa ng girlfriend ko at hindi niya pinapatulan ang pang-aaway o pagpaparinig sa kanya ni nanay. Isa rin yun talaga sa dahilan para hindi ko pagsisihan na pinanagutan ko ang magiging anak naming dalawa. Mama Mia, isang araw ay narinig ko na may kausap si Trixie sa cellphone. Trixie, nakita mo na ba yung isang uniform ko? Hindi ko kasi alam kung saan ko nilagay o saan nilagay ni nanay kanina. Papasok na ako sa loob ng kwarto, Mama Mia, at hindi siguro ako napansin ni Trixie dahil busy siya sa kanyang kausap sa cellphone at medyo naiiyak na rin siya. Bakit naman po? Bakit niyo naman hinayaan na masaktan yung bata? Dapat napansin niyo po kaagad na may mga pasana pala ang anak ko. Hindi na po sana umabot pa sa kailangang ma-ospital pa si Troy. Sabi nito. Trixie, sinong kausap mo? Tanong ko sa kanya. Medyo nataranta si Trixie, Mama Mia, at bigla na lang niyang pinutol ang tawag. Enzo, nandyan ka pala. Bakit ka bumalik? Baka malate ka niyan sa trabaho. Sabi niya sa akin. Ngunit hindi talaga mawala-wala sa isip ko ang aking mga narinig. Kaya naman, Mama Mia, sinabi ko sa kanya na naiwan ko yung isa kong uniform na kailangan kong suotin sa trabaho. Kaya kanina ko pa siya tinatawag para itanong kung nakita niya ba yun. Nauutal naman siyang sumagot at ang sabi niya hahanapin niya raw. Paalis na sana siya nung tinanong ko siya kung sino ang kausap niya. Sabi niya yung mama niya lang daw. May sinabi lang ito sa kanya. Tinanong ko siya, Mama Mia, kung tungkol saan ang kanilang pinag-uusapan. Although narinig ko naman talaga ang mga salitang anak ko mula sa labi ni Trixie. Pero nag-deny siya at ang sabi niya wala lang daw yun at tungkol lang daw sa bahay. Tinanong ko siya kung bakit parang naiiyak siya kanina tapos may binanggit pa siyang pangalan na Troy. Doon, Mama Mia, ay nakita ko na naman ang pilit na pagngiti ni Trixie. Kitang-kita ako sa kanyang mga mata na kinakabahan siya. Kaya naman, Mama Mia, pinaupo niya ako sa kama at ang sabi niya, maupo lang daw ako at hahanapin niya yung uniform ko kasi baka malate na raw ako. Noon ay hindi ko na pinigilan ang sarili ko at tinanong ko na siya. Kung anak ba niya yung sinasabi niyang bata sa kausap niya kanina sa cellphone. Anak ba niya si Troy? Dito na ay naiyak na ng sobra si Trixie dahil na rin siguro sa pagtatanong ko at dahil na rin siguro sa kaba, Mama Mia. Ang sabi niya, wag na raw muna naming pag-usapan. Medyo tumaas na ang boses ko noon dahil hindi ko naman talaga alam na may anak pala siya. Tinanong ko siya kung totoo ba na may anak ba siya sa ibang lalaki. Doon ay umamin siya sa akin. Oo, sige na. Aaminin ko na. May panganay na ako. 15 years old pa lang ako ay nabuntis na ako ng una kong naging boyfriend. Pero hindi niya ako pinanagutan, Enzo. Kaya mag-isa kong sinusuportahan ang anak ko. At ngayong alam mo na ang totoo, hihiwalayan mo rin ba ako? Hindi mo rin ba pananagutan itong baby na nasa tiyan ko ngayon? Nag-hysterical niyang tanong. Tinanong ko siya kung bakit siya nagsinungaling sa akin. Ang sabi niya, Mama Mia, hindi naman siya nagsinungaling. Hindi lang daw niya sinabi yung tungkol kay Troy dahil natatakot siya na baka husgahan ko siya. Na baka kagaya lang daw ako ng ibang tao na tuwing malalaman nila na may 15 years old na raw siyang anak, ay kung ano-ano na agad ang sinasabi tungkol sa kanila, lalong-lalo na tungkol sa kanya. Mama Mia, tinanong ko naman si Trixie kung ang tingin ba niya talaga sa akin ay mapanghusgang tao. Nakagaya lang talaga ako ng ibang tao na mababa ang tingin sa kanya. Trixie, sa halos isang taon nating relasyon, alam mo na totoong minamahal kita. Sabi ko sa kanya. Doon naman ay humagulgol siya ng iyak at nag-sorry sa akin. Sorry daw kung hindi niya sinabi sa akin ang tungkol sa kaniyang anak. Pero kung mababawasan na raw yung pagmamahal ko para sa kanya dahil sa may una na siyang anak,
ay siguro raw mas mabuti pa na maghiwalay na lang kaming dalawa. Alam ko, Mama Mia, na dapat naman talaga ay magalit ako sa pagtatago sa akin ni Trixie ng totoo tungkol sa kaniyang unang anak. Pero mas nangibabaw po sa akin ang awa at pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya. Lalo na nang malaman ko na hindi na talaga nagbibigay pa ng suporta ang dati niyang boyfriend para sa kanilang anak. Kaya mag-isa na lang na binubuhay ni Trixie ang bata na pinaalaga niya sa tita niya habang nandito siya sa Novaliches at nagtatrabaho. Kaya lang nalaman niya sa mama niya na nasa ospital ang anak niyang si Choi at nasa barangay naman daw ang tita niya. Minamaltrato daw pala ng kanyang tita ang bata at muntik nang mabalian ng buto dahil sa malakas na pagkakahampas nito ng kahoy. Mama Mia, hindi ko na rin po pinalaki pa ang naging pagtatalo namin ni Trixie. Mahirap pero nagawa ko siyang patawarin kaagad at tanggapin ang sitwasyon niya. Hindi na rin ako pumasok sa trabaho at sinamahan ko na lang siya na umuwi ng Pangasinan para puntahan ang anak niyang si Choi na nasa ospital. Ang totoo, Mama Mia, hindi ako sigurado kung tama ba ang ginawa ko. Basta ang alam ko lang, mahal ko si Trixie at ayokong mawala sila sa akin ng magiging anak namin. Kasabay ng pagpapatawad na ginawa ko kay Trixie ay ang pagtanggap ko sa una niyang anak na si Troy. Hindi ko rin kaagad sinabi kay nanay ang dahilan ng pagpunta namin sa Pangasinan ni Trixie. Ang paalam ko lang ay may emergency na nangyari sa bahay nila Trixie kaya kailangan ko siyang samahan. Nang makarating kami sa ospital, Mama Mia, at unang beses kong nakita ang batang si Troy ay naawa kaagad ako sa kanya. Ang payat-payat kasi ng bata at may ilang pasa sa kanyang mga braso at mga sugat sa kanyang mukha. Pero sa kabila ng ganong itsura niya ay hindi talaga maipagkakaila na anak nga talaga siya ni Trixie dahil magkamukhang magkamukha silang dalawa. Lalo na ang mga maaamo nilang mga mata. Mama Mia, dahil gusto na ring umiwas ni Trixie sa gulo ay hindi na niya idemanda pa ang kanyang tita. Binigay din naman kaagad ng DSWD kay Trixie ang pangangalaga sa batang si Troy. At pagkalipas lamang ng 4 na araw ay bumalik na kami sa biyahe papuntang Novaliches kasama ang panganay ng girlfriend ko. Mabuti na lang din po at hindi kami naabutan ng pagdeklara ng lockdown noon kaya madali kaming nakarating sa Pangasinan at nakabalik ng Maynila. Medyo kinakabahan din ako ng araw na yon, Mama Mia, dahil sigurado ako na magwawala sa galit ang nanay ko kapag nalaman niya ang tungkol kay Choi. Pero sinabihan ko na lang si Trixie na ako na ang bahalang magpapaliwanag sa nanay tungkol sa kanyang anak. Pagka-uwi namin sa bahay ay naabutan namin si nanay sa sala. Nagmano ako sa kanya at ang sabi niya, mabuti naman at nakauwi na raw kami. Tinanong pa niya ang dahilan kung bakit biglaan daw ang pag-alis namin ng ilang araw at pareho kaming nawala sa bahay. Nagpaliwanag ako sa kanya, Mama Mia, at ang sabi ko may emergency lang po talaga na kailangan gawin. Kaya kinailangan kong samahan si Trixie na umuwi sa kanila. Mama Mia, doon ay sinenyasan ko si Trixie na pumasok na muna silang dalawa ni Troy para makapagpahinga ng bata. Sumang-ayon naman si Trixie at kinuha niya ang kamay ng kanyang anak at iginiya ito papunta sa silid naming dalawa. Mama Mia, hindi pa nga nakakapasok sa silid sina Trixie at Troy ay biglang tumaas na ang boses ng nanay ko. Tinanong niya kung sino ang batang kasama namin at bakit may bago na naman daw akong bitbit na palamunin sa bahay namin. Tinawag pa niya si Trixie at ang sabi niya bumalik na muna dito at sabihin sa kanya kung sino ang batang yun. Mama Mia, sinaway ko si nanay at ang sabi ko hayaan na muna niyang makapagpahinga si Trixie at ang bata. Anong hayaan? Magdadala ka ng bata dito tapos hindi mo man lang ipapakilala sa akin kung sino siya? Enzo, huwag mo lang talagang masabi-sabi sa akin na dito mo rin ititira kung sino man yung batang yan. Ang sigaw ng nanay ko. Kaya naman, pinaliwanag ko sa kanya, Mama Mia, na ganun na nga po ang mangyayari. Dahil mula sa araw na yon ay dito na titira si Troy kasama si Trixie. Bigla namang tumaas lalo ang boses ni nanay at tinanong ako kung ano raw ang pinagsasasabi ko.
Bakit dadagdagan ko na naman daw ng bibig na palalamuni namin sa loob ng bahay? Sabi niya, hindi ko naman daw dinadagdagan ang panggastos na binibigay ko tapos dagdag na dagdag pa ako ng tao na palalamunin. Sabi ko naman sa nanay na pwede naman akong mag-overtime sa trabaho ko para madagdagan ang sweldo ko. Pero ang sabi niya, hindi raw siya papayag. Ang dami-dami na raw naming gastusin sa bahay kasama na ang ginagastos ko sa pagbubuntis ni Trixie. Tapos eto na naman daw at magdadagdag na naman daw ako ng palamunin. Kung gusto ko raw ay mamili na lang daw ako sa kanilang dalawa ni Trixie o ng bata kung sino daw ang ititira ko sa bahay namin. Mama Mia, sabi ko, hindi naman ako pwedeng mamili sa kanilang dalawa at mas lalong hindi ko sila pwedeng paghiwalayin. At bakit hindi? Kaano-ano ninyo yung batang yan? Huwag mong sabihin na anak mo din yun, Enzo. Ano? Dati ka pala nagkaanak? Tapos ngayon mo lang sasabihin sa akin? Galit na tanong ni nanay. Sabi ko, kumalma na muna siya. Sabi ko, hindi ko anak si Troy pero anak siya ni Trixie mula sa dati niyang boyfriend. Ang akala ko ay hihinahon si nanay pero hindi yun nangyari. Kabaliktaran ang nangyari, Mama Mia. Mas lalo siyang nagulat at nagalit nung malaman niya na may ibang anak si Trixie sa ibang lalaki. Pinaliwanag ko naman sa kanya na dati pa yun nung bata pa si Trixie at hiniwalayan ito ng lalaki at hindi nito sinusuportahan ang kanilang anak. Kaya naman mag-isang sinusuportahan ni Trixie si Troy. Mama Mia, rinig na rinig ko sa boses ng nanay ko na parang nandiri siya. Bakit daw pinatulan ko pa si Trixie eh may anak na pala ito? Tinanong pa niya ako kung nakakasigurado raw ba ako na ako ang tatay ng pinagbubuntis ni Trixie. Sabi ko, siguradong sigurado ako na ako ang ama dahil ako lang naman ang nag-iisang boyfriend niya. At kagaya nga ng sinabi ko, matagal nang hiwalay si Trixie sa tatay ng una niyang anak. Sabi ni nanay, hindi naman daw importante kung hiwalay man o hindi. Naanakan pa rin daw siya ng ibang lalaki sa murang edad niya. Ang laki na raw ng anak niya, ibig sabihin maaga raw naglandi ang girlfriend ko. Maaga kasing nagkaanak. Mama Mia, nagalit pa si nanay at nanggigil sa inis nung sinabihan niya ako na bakit kung bubuntis na nga lang ako ng babae, bakit yung hindi pa matino? Bakit yung may anak na sa iba? Bakit yung malandi na? Umalis na lang muna siya sa bahay at ang sabi niya, magpapahangin na lang muna siya ng maayos. Baka raw atakihin siya sa puso kung dito siya sa bahay namin mamalagi. Mama Mia, matino naman pong babae si Trixie at naniniwala ako na hindi niya kasalanan kung maaga man siyang nabuntis at naging isang ina. Pinigilan ko na lang talaga ang sarili ko noon na sagot-sagutin si nanay dahil ayoko nang mas magtalo pa kaming dalawa. Alam ko naman kasi na masikip na ang bahay namin para sa aming walo dahil tatlo lang ang kwarto sa bahay. At maswerte pa kami na pumayag ang dalawa kong kapatid na sa sala na lang matutulog para magamit namin ni Trixie ng solo ang isang kwarto. Mama Mia, nang makita ko kung paano yakapin ni Trixie nung makarating kami sa ospital si Troy, ay naramdaman ko po kung gaano niya kamis ang kanyang anak. 2 beses lang pala sa 1 taon kung umuwi si Trixie sa kanila para makatipid siya at makapagpadala ng mas malaking pera sa tita niya na nag-aalaga sa kanyang anak. At mula nga nang mabuntis raw siya ay mas lalo niyang hindi nadalaw si Troy sa Pangasinan. Medyo nag-guilty pa ako kasi parang isa pa ako sa mga naging dahilan para mas lalo pa silang hindi magkita at magkalayong mag-ina. Isa pa, Mama Mia, kahit po nakakaramdam talaga ako ng galit at sama ng loob dahil sa pagtatago ni Trixie ng totoo tungkol sa una niyang anak, ay may parte pa rin po sa sarili ko na humahanga sa kanya. Dahil nagawa niyang suportahan si Troy nang walang kahit na anong tulong mula sa tatay nito. Kaya nga po, parang mas lumalim tuloy ang pagmamahal ko sa kanya dahil napatunayan ko kung gaano siya kabuting ina pagdating sa unang anak niya. At wala na nga rin pong nagawa si nanay sa desisyon ko na sa amin na muna tumira si Troy. Isang araw, Mama Mia, kagigising ko lang at tinanong ko si nanay kung nasaan si Trixie.
dahil nung gumising ako ay wala ito sa tabi ko. Sabi niya Mama Mia ay aalis daw muna siya. Mabuti ako na lang daw muna ang bahala sa bahay. Tinanong ko siya kung saan siya pupunta at ang sabi niya sa isang kumari niya na ninang ng bunso kong kapatid. Galing daw kasi itong abroad at may ibibigay daw na mga pasalubong sa amin. Tinanong ko si nanay kung matagal ba siyang mawawala. Dahil wala naman kasi akong pasok ngayon sa trabaho kaya kung magtatagal siya ay okay lang na ako na lang ang mamamalengke. Sabi niya mabuti pa nga daw na ako na ang mamalengke dahil hindi na raw niya alam kung anong oras siya makakauwi. May darating din kasi na iba nilang mga kaibigan doon kaya baka abuti na raw siya ng hapon o kaya gabi. Mama Mia, sabi ko magkakape na lang muna ako at aalis ako para makapamalengke na. Tinanong ko ulit siya kung nakita niya ba si Trixie at si Troy dahil pagkagising ko ay wala ang mga ito. Sabi niya yung bata nasa labas raw. Si Trixie naman ay hindi niya alam kung saan pumunta at maaga itong umalis. Wala rin naman daw siyang pakialam kung saan pupunta ang girlfriend ko kaya hindi na raw siya nag-abala pa na tanungin ito. Nagpaalam na si nanay at ang sabi niya aalis na raw siya at dapat umalis na rin daw ako para hindi ako abuti ng tanghali sa palengke at baka wala na raw akong mabili. Mama Mia, hinanap ko si Trixie sa buong bahay pero wala siya. Wala man lang siyang text na kahit na ano. Nung nakita ako ni Troy ay nilapitan niya ako. Tinanong ko siya kung saan siya galing at bakit ang dami-dami niyang hawak na damit. Sabi niya, mga sampay lang daw yun sa likod ng bahay namin. Kinuha niya kasi tuyo na at pwede niyang tiklupin. Sabi ko sa kanya, iwan na lang niya dyan at hayaan niyang ako na muna ang magtitiklop ng mga yan mamaya pagkatapos kong mamalengke. Mabait na bata si Troy at ang sabi niya ayos lang daw dahil madali lang naman daw pong tiklupin ang mga damit na yon. Para daw mamaya ay wala na akong gagawin. Tinanong pa niya ako kung ipagtitimpla niya raw ba ako ng kape. Nagtataka at medyo natuwa ako sa bata. Sabi ko hindi niya kailangan gawin yon. Kaya ko namang magtimpla ng kape para sa sarili ko. Pero hindi siya nakinig Mama Mia. Tumayo siya at ang sabi niya, dyan lang daw muna ako sa upuan ko at siya nang bahala sa aking kape. Ang bilin raw kasi sa kanya ng mami niya ay asakasuhin ako kapag gising na ako dahil pagod raw ako sa kakakayod sa trabaho. Mama Mia, habang nagtitimpla ng kape si Troy ay nagkukwento ito na ang sabi raw ng mami niya ay huwag raw akong hayaan na mapagod dito sa bahay dahil pagod na nga raw ako sa aking trabaho. Tinanong ko naman siya kung nasaan ang kanyang mommy dahil hindi ito nagpaalam sa akin na umalis. Sabi niya maaga raw umalis si Trixie at ang sabi ay mag-a-apply daw ito ng trabaho. Kaya ang dami niya rin pong bilin daw sa kanya bago ito umalis kanina habang tulog pa raw ako. Mama Mia, sa totoo lang ay hindi naman talaga ako mahilig sa mga bata. Pero dahil sa pagiging bibo, malambing at masipag ni Troy sa bahay, ay mabilis na napalapit ang loob ko sa kanya. Lalo na noong matanggap si Trixie sa trabaho sa grocery na malapit sa amin. Dahil magkaiba ang oras namin sa trabaho, ay si Troy ang madalas na nag-aasikaso sa akin at sa mga kapatid ko. Halatang sanay na sanay siya sa mga gawaing bahay. Mama Mia, kasundong-kasundo niya rin ang mga kapatid ko at tanging si nanay na lang talaga ang palaging mainit ang ulo sa kanya. Kahit pa nga anong lambing at sipag ang pinapakita ni Troy ay palaging pagsusungit ang sinusukli ni nanay sa kanya. Kaya ako na lang talaga ang paulit-ulit na humihingi ng pasensya kay Trixie at sa anak niya para sa inaasal ng nanay ko. Habang tumatagal kasi Mama Mia ay para bang lalong umiinit ang dugo ni nanay sa kanilang mag-ina. Mabuti na lang talaga at mahaba ang pasensya ni na Troy at Trixie. Mama Mia, nang nasa 7 buwan na ng pagbubuntis niya si Trixie ay gusto ko na sana muna siyang patigilin sa pagtatrabaho at manatili na lang sa bahay. Nag-aalala din kasi ako sa kanya at sa baby namin. Pero si Trixie na mismo ang nagpumilit na magtrabaho na lang muna habang hindi pa raw niya kabuwanan.
Naiinip din daw kasi siya sa bahay at hindi rin naman daw masyadong malayo ang grocery kung saan siya nagtatrabaho. Magaan lang din daw ang mga ginagawa niya doon. At ang isang dahilan pa na sinabi niya ay nahihiya siya kay nanay dahil nga madalas itong nagpaparinig sa kanilang dalawa ni Troy tungkol sa mga gastusin namin sa bahay. Dati raw ay kaya niyang tanggapin ang mga masasakit na salita ng nanay ko. Pero iba na raw ngayon. Lalo na at naririnig yun ng kanyang panganay na anak. Sinabi ni Trixie na dapat daw talaga ay hindi niya sinama sa bahay namin si Troy para hindi na lalong nagsusungit si nanay. Pero sinabi ko sa kanya na nang dahil kay Troy kahit papaano ay nadagdagan ang ingay at sigla ng aming bahay. Kaya wala siyang dapat na ipag-alala dahil mahal na rin ng mga nakababata kong kapatid ang anak niyang si Troy. Mama Mia, isang araw, nasa labas na ako ng bahay. Kakauwi ko lang noon dahil sobrang traffic. Nagwi-wish ako noon sa sarili ko na sana may masarap na ulam dahil gutom na ako. Pero nasa labas pa lang ako ay rinig na rinig ko na ang sigawan sa loob kahit medyo may kalayuan pa ako mula sa amin. Napakawalang hiya mo talagang babae ka. Ang kapal-kapal talaga ng mukha mo. Pakiusap po, ayoko po ng away, sabi ni Trixie. Sumabat si nanay at ang sabi niya, hindi naman daw siya nakikipag-away. Dinidisiplina lang daw niya ang anak ni Trixie. Sabi ni Trixie ay siya daw ang nanay kaya hayaan niya raw na siya ang dumisiplina kay Troy at hindi ang nanay ko. Alam daw niya ang ginagawa niya lalo pa ngayon na magkakaroon na ulit siya ng anak. Doon ay nagalit si nanay at ang sabi niya sino raw ba si Trixie sa akala niya. Hindi naman daw siya asawa ako. Nabuntis ko lang daw siya kaya siya nandito sa bahay namin. Mama Mia, yun po ang naabutan ko. Pagkapasok ko po ng bahay ay sinaway ko po sila dahil rinig na rinig ang sigawan nila mula sa labas. Nagmamadali akong maglakad pa uwi at naabutan ko po sa akto na natulak ni Trixie ang nanay ko. Mama Mia, maingay po si Troy noon na umiiyak. Nung nakita ko pong natumba ang nanay ko at umaray ito dahil masakit na masakit raw ang kanyang likod ay nasigawan ko si Trixie. Anak, Enzo, tulungan mo ako. Sinasaktan ako nitong girlfriend mo, sabi ni nanay habang umiiyak. Sabi naman ni Trixie ay huwag daw akong maniwala sa nanay ko. Pero Mama Mia, anak po ako. Ayoko pong nakikitang nasasaktan ng anak ko, ang nanay ko. Kaya naman, lumapit ako sa nanay ko at inalalayan siya para makatayo. Tinanong ko siya kung ayos lang ba siya. Pinaupo ko siya sa kama. Ang sabi naman niya ay masakit na masakit raw ang likod niya. Hiniling pa niya na paalisin ko raw si Trixie sa bahay namin dahil napakawalang galang daw nito at napakawalang hiya. Naiyak naman si Trixie at ang sabi niya hindi naman daw niya sinasadya. Ang nanay ko naman daw ang dahilan kung bakit niya nagawa iyon. Nainis ako kay Trixie, Mama Mia. Nakita mo na ngang nasaktan si nanay? Maninisi ka pa, Trixie? Inis kong sigaw sa kanya. Ang sabi ni Trixie ay hindi naman daw talaga niyan sinasadya at ang nanay ko naman daw talaga ang nauna. Pero si nanay ay dumadaing pa rin sa sobrang sakit ng kanyang likod. Kaya naman, sinabihan ko si Trixie na huwag na siyang magdahilan dahil kitang-kita ko ang pagtulak niya sa nanay ko. Enzo, hindi mo naman kasi alam kung ano talagang nangyari bago ka dumating, sabi ni Trixie sa akin. Kahit ano pa yung sasabihin mo sa akin na nangyari kanina, hindi mo pa rin dapat itinulak si nanay. Parang binastos mo na rin ako sa ginawa mo sa kanya. Nakikitira ka na nga lang dito, sasaktan mo pa ang nanay ko. Hindi ko napigil ang kwenta kay Trixie noon, Mama Mia. Doon naman ay biglang umiyak si Troy at ang sabi niya masakit raw ang kanyang braso. Nilingon ni Trixie ang kanyang anak. Sige anak, sandali lang at mag-e-empake lang ako. Gagamutin ko rin kaagad yung braso mo pero aalis muna tayo sa buwisit na bahay na to,
sabi ni Trixie. Mama Mia, hindi ko na rin po napigilan pa ang pag-alis ni na Trixie at Troy mula sa bahay namin. Masama rin kasi talaga ang loob ko kay Trixie, lalo na at kitang-kita ko na malakas niyang naitulak ang nanay ko. Ang naisip ko kasi noon, ako nga na anak ni nanay, kahit kailan ay hindi ko siya tinulak o sinaktan. Tapos gagawin yun ni Trixie sa kanya. Pero nang makaalis na sina Trixie, Mama Mia, ay napansin ko na parang nawala kaagad ang dinadaing na sakit ni nanay sa kanyang likod na labis kong ipinagtataka. Para bang wala nang nangyari at parang hindi naman talaga siya nasaktan ng totoo. Doon na ako nagsimulang mag-guilty, Mama Mia. Lalo na nung sumapit ang gabi na hindi ko nakasama sa kwarto sina Troy at Trixie. Sobrang namimiss ko na kaagad ang girlfriend ko, pati na rin ang paglalambing ng batang si Troy. Sinubukan ko siyang tawagan at i-text pero hindi niya ako sinasagot. Mama Mia, pakiramdam ko tuloy noon ay may mali akong nagawa sa mag-ina. Mali ang mga salitang binitawan ko ng araw na yon. Unti-unti kong na-realize na hindi ko man lang sila hinayaang makapagsalita o makapagpaliwanag sa akin. Kaya naman sinubukan ko na humingi ako ng tulong sa mga kaibigan ni Trixie na mga kakilala ko rin para mahanap sila. Hanggang sa may isang nakapagbigay sa akin ng address kung saan tumutuloy ang mag-ina. Inipon ko lahat ng lakas ng loob ko, Mama Mia, at pumunta ako sa apartment na inuupahan ni na Trixie at Troy. Umatok ako sa pintuan. Narinig kong sumagot si Troy mula sa loob at ang sabi nito, sandali lang po. Nung pinagbuksan niya ako ng pinto ay nakita kong excited yung bata. Kinamusta ko siya, Mama Mia. Ang sabi ni Troy ay mabuti naman daw siya pero namimiss niya raw ako. Tumawa naman ako at ang sabi ko na miss ko rin siya. Tinanong ko siya kung bakit may benda siya sa kanyang braso. Hindi siya magtaganda o gaga sa pagpapaliwanag sa akin, Mama Mia. At nakita kong kinakabahan siya kung papaano niya sabihin sa akin yon. Tatanungin ko pa sana ulit yung bata nang bigla na lang lumabas si Trixie. Anong ginagawa mo dito, Enzo? Troy, pumasok ko na muna sa kwarto mo. Ayusin mo na muna ang mga naiwan mong laruan doon, sabi nito sa kanyang anak. Agad namang tumalima si Troy, Mama Mia, at ang sabi niya ay aayusin na muna niya ang kanyang mga laruan. Lumingon pa siya sa akin at ang sabi nito ay mamaya na lang daw kaming magkwentuhan dalawa. Magliligpit na lang muna daw siya ng kalat sa kanyang kwarto. Nung nakapasok na sa kwarto si Troy, ay sinabihan ako ni Trixie na umalis na raw ako dahil sinasayang ko lang daw ang oras nilang mag-ina. Mama Mia, nakiusap ako kay Trixie na mag-usap muna kami ng maayos. Galit siya at ang sabi niya wala na raw daw muna kaming dapat pag-usapan. Tinanong pa niya ako kung paano ko raw nalaman kung nasaan silang dalawa ni Troy. Ang sabi ko hindi na mahalaga kung paano ko nalaman kung nasaan sila. Gusto ko lang naman talaga na makita sila at makausap siya. Pero di ba Enzo, sa'yo na rin ang galing? Hindi na importante ang mga sasabihin namin ng anak ko tungkol sa mga nangyari sa bahay niyo. Galit pa rin siya, Mama Mia. Sabi ko kaya nga ako nandito ngayon dahil gusto kong pakinggan ang lahat ng mga sasabihin niya. Sabi ko na alam ko na ako ang nagkamali. Tinanong ko siya, Mama Mia, kung pwede ba naming ayusin ang bagay na ito. Sabi ko, alam naman siguro niya na ayokong mawala siya sa akin, lalo na ngayon na malapit na siyang manganak. Isa pa ay napamahal na rin sa akin si Troy. Mama Mia, humingi pa ako ng chance sa kanya na huwag niyang ilayo sa akin si Troy at ang magiging anak ko. O tapos ano? Pababalikin mo kami ni Troy sa bahay ninyo kasama ang nanay mo? Sabi ni Trixie. Sabi ko naman ay matanda na ang nanay. Dati pa naman ay pinapakiusapan ko na siya na habaan niya ang pasensya sa nanay ko. Sabi niya, Mama Mia, kaya naman daw niya talagang pagpasensyahan ang lahat ng mga sinasabi ng nanay ko. Lalo na kung siya lang naman daw ang pinaparinggan nito.
Pero nung nakita raw niya na sinasaktan ng nanay ko ang kaniyang anak, ay hindi niya raw yun pwedeng palagpasin pa. Ayaw na daw niya na maulit pa na sinasaktan ng ibang tao si Troy. Doon ay nagulat ako. Sinasaktan ni nanay si Troy? Tanong ko sa kanya. Pinaliwanag niya sa akin ang lahat ng nangyari. Naabutan raw niya na mahigpit ang pagkakahawak ni nanay sa braso ni Troy habang wala itong tigil na pinapalo ng hanger ang likod ni Troy. Tinanong pa niya ako kung nakita ko raw ba yung benda sa braso ni Troy. Gawa raw yun ang nanay ko. At kung itataas ko lang daw ang damit ni Troy ay makikita ko raw ang mga pasa sa likod niya na gawa rin ni nanay. Sabi ko ay hindi naman sinabi sa akin ni nanay ang tungkol sa bagay na yon. Tiningnan niya ako na para bang natatanghan siya sa akin. Tinanong niya ako kung bakit naman daw sasabihin sa akin ni nanay yon, na alam naman daw nito na mali ang ginawa niya sa bata. Mama Mia, sabi niya kung ayaw daw talaga sa kanya ni nanay, dahil sa kanyang nakaraan ay hindi na raw niya yon mababago pa. Pero hinding-hindi niya raw hahayaan na masaktan pa ng nanay ko ang kanyang anak. At kung gusto ko raw na magkaayos pa kaming dalawa ay huwag ko raw siyang pipilitin na umuwi sa bahay namin at makipag-ayos sa nanay ko dahil hinding-hindi na raw yun mangyayari pa. Mama Mia, ang sabi niya, kaya niya raw natiisin ang lahat ng ugaling hindi maganda ni nanay. Pero ang hindi niya raw kaya ay yung nakikita niyang nasasaktan ng anak niya. Kahit ilang beses pa akong nakiusap ay hindi ko na nga po nakumbinsi pa na bumalik si Trixie sa bahay namin. At naiintindihan ko siya sa kanyang desisyong yun. Nang umuwi ako sa bahay ay tinanong ko si nanay kung totoo bang sinaktan niya si Troy kaya sila nagkasagutan ni Trixie. Ang sabi naman sa akin ni nanay ay kasalanan daw ng bata kaya siya nagalit. Dahil nabasag nito ang tatlong baso habang nagliligpit sa lababo. Nung mga oras na yon, Mama Mia, ay sobra talaga ang pagpipigil na ginawa ko sa sarili ko para wag akong magalit kay nanay. At sinabi ko sa kanya ng mahinahon na paraan na dapat ay kinausap o pinagsabihan niya na lang ng maayos ang bata. Dahil sigurado naman ako na hindi sinasadya ni Troy na makabasag ng mga baso. Pero sinagot ako ni nanay na dinidisiplina niya lang daw si Troy at mas may alam daw siya kaysa kay Trixie pagdating sa pagiging ina. Mama Mia, doon ko lang talaga napagtanto na may dahilan talaga si Trixie kaya naubos ang pasensya niya sa nanay ko. Nangyari na kasing nasaktan noon ang anak niya na wala siya sa tabi nito kaya masakit para sa kanya na makitang sinasaktan na naman ng ibang tao si Troy. Kaya mahirap man po sa part ko ay nagdesisyon ako na umalis na lang ng bahay namin upang samahan si Trixie sa apartment na kinuha niya. Galit na galit po sa akin ang nanay ko, Mama Mia. At ilang beses niya po akong sinumbatan at sinabihan na wala akong utang na loob at ipinagpalit ko lang siya sa walang kwentang babae. Hindi ko na rin po nakapigil o napigilan ang sarili ko noon at nasagot ko na rin si nanay. Na walang kahit na anong masamang ginawa sa kanya si Trixie o kahit pa sa ibang tao para sabihin niya na walang kwenta ang girlfriend ko. Dahil kung totoong walang kwenta si Trixie ay hindi siya matino. Hindi niya palalakihin at susuportahan ng mag-isa ang anak niyang si Troy. Hindi siya magpapakahirap na lumayo at magtrabaho para buhayin ng mag-isa ang kanyang ina, ang kanyang anak. Naiintindihan ko rin naman po ang galit na nararamdaman sa akin ni nanay, Mama Mia. Dahil ako nga ang panganay niyang anak, ay ako ang inaasahan niya na tutulong sa kanya para pag-arali ng mga kapatid ko. Pero hindi naman po ibig sabihin dahil bumukod na ako ng bahay, mula sa kanila ng mga kapatid ko ay tatakasan ko na ang mga responsibilidad ko. Kaya naman kahit hindi na po ako kinikibo ng nanay ko ay patuloy pa rin ako sa pagbibigay ng suporta sa kanila financially na pinapaabot ko na lang sa isa kong kapatid. Mama Mia, sa ngayon po ay magtatatlong taon na ang baby namin ni Trixie. Pero hindi pa rin po kami kinakausap ng nanay ko at sigurado akong masama pa rin ang loob niya sa amin, lalo na sa akin. Sinubukan ko naman pong puntahan minsan si nanay pero pinagdadabugan niya lang ako at pinapaalis.
Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na wala akong utang na loob at walang kwentang babae si Trixie. Doon talaga ako nasasaktan, Mama Mia. Kaya hindi na ako muna dumadalaw sa bahay namin. At mas nagpo-focus na lang ako ngayon sa pamilya ko, kasama siyempre si Troy na itinuring ko rin na parang tunay ko na ring anak. Mensahe ko lang po sa lahat ng mga tagapakinig ninyo dito sa channel niyo, Mama Mia, na sana iwasan natin ang maging mapanghusga, lalo na't hindi naman talaga natin alam o kilala ang taong hinuhusgahan natin. Lalo na't wala tayong alam tungkol sa mga naging kwento ng kanyang buhay at tungkol sa mga karanasan niya kung bakit siya umabot sa ganoong mga sitwasyon at desisyon. Hanggang dito na lamang po at maraming maraming salamat, Mama Mia, kung sakali mang isa ang liham ko na ito sa inyong mapipiling i-ere sa iyong YouTube channel. Siya nga pala, nakapag-subscribe na rin ako sa channel mo at nakafollow na rin ako mula Facebook, TikTok hanggang Instagram niyo po. Maraming maraming salamat, Mama Mia, sa pagbibigay niyo po ng pag-asa para sa mga katulad namin. Sa pagiging outlet niyo po para mailabas namin ang mga kwentong aming itinatago. Hanggang dito na lang, lubos na nagpapasalamat, Enzo. Marami talagang mga mapanghusgang tao dito sa mundo. Hindi na natin yon maiiwasan at hindi na natin yon mako-control. Ika nga nila, wala tayong ibang kayang kontrolin kundi ang mga sarili lamang natin. At kung darating ang panahon na hindi na natin susubukang kontrolin ang ibang tao, dun tayo magiging tunay na payapa at masaya. Sa'yo, Enzo, masaya ako dahil pinanindigan mo talaga si Trixie at ang anak ninyo. Masaya ako dahil pinakita mo na may mga lalaki pala talaga na katulad mo. Mga lalaki na hindi tumatakbo sa responsibilidad nila. At para po sa mga katulad ng nanay ni Enzo, alam po namin kung gaano kahirap ang magpalaki ng limang anak ng mag-isa. Alam po namin na hindi madali ang inyong pinagdadaanan. Hindi man namin masyadong maarok ang mga hirap na pinagdaanan nyo, pero isa lang po ang alam namin, labis-labis at balde-balde na sakripisyo ang inyong ginawa para sa inyong mga anak. Kaya naiintindihan po namin ang inyong mga frustrations kung sakali mang yung anak na pinag-aral nyo ay bigla na lang mag-aasawa at bigla na lang tatakbuhan ang mga responsibilidad sa loob ng inyong pamilya. Pero sana po, kahit na inuobliga natin ang ating mga anak na tumulong, sana huwag rin nating kalimutan na kapag may sarili ng pamilya ang ating mga anak, dapat matuto na rin tayong bitawan sila. Matuto tayong magpasalamat kung sakali mang hindi pa rin nila tayo binibitawan at palagi pa rin nila tayong sinusuportahan. Pero kapag naman kinukulang, dapat po maging maintindihin tayo na dapat inuuna po ang pamilyang kanilang binuo kaysa sa atin na kanilang pamilya mula sa kanilang pagkabata. Ang sabi nga, mas importante ang pamilyang binuo mo kaysa sa pamilyang iniwanan mo. Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway ang lahat ay magkakaintindihan, ang lahat ay merong harmonious relationship, lalong-lalo na ngayon na New Year, bagong taon. Diba? Huwag nating hayaan na yung mga negativities ang maghari sa puso natin. Huwag tayong mag-overthink ng mga bagay-bagay. Gawin lang natin ang ating makakaya. Kontrolin lang natin ang ating kayang i-control. At kung hindi kayang kontrolin, ipagpasa Diyos na lamang at siya na ang bahala sa lahat. Maraming maraming salamat sa mga nakikinig dito sa ating channel. Sa mga laging nakaabang, thank you so much po. At sa mga hindi ko pa na-shout out dahil siguro natabunan yung mga comments ninyo, pwedeng mag-comment po kayo ulit sa baba. And syempre, huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share ang video nating ito nang sa ganun ay marami pa po tayong mga magiging taga-suporta at magiging pamilya dito sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan na kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, click the subscribe button
click the notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing may bago tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Muli po, meron po akong mga social media accounts, meron akong Facebook, Mama Mia Cagayan de Oro, meron din akong TikTok, same, and meron din akong Instagram. Maraming maraming salamat sa inyong lahat at nawa ay gabayan tayo ng Panginoon. Ako po ang inyong nag-iisang Mama Mia.